Naghihinagpis si Jessica sa pagpanaw ng 17 anyos niyang anak dahil sa leptospirosis. Nagpakonsulta pa raw siya sa doktor noong August 2 at noon lang nalaman na 3 araw na pala siyang hindi nakakaihi. Nilihim lang daw niya kasi ano kasi ako, may stroke kasi ako. Ayaw niya ako mag... Ayaw niya ako mga problema daw. Dahil din sa leptospirosis, kaya naka-confine at dinadialysis ang volunteer rescuer na si Victor Camarines na tumulong sa paglilinis ng mga basura sa kanilang lugar. Pero matapos ang 2 araw, nilagnat siya at ilang araw ang lumipas saka siya itinakbo sa ospital. Kwento ng kanyang kapatid, matapos ang pagbaha sa kanilang lugar, binigyan niya ng doxycycline si Victor pero hindi ito nainom. Ang hirap na po siya, yung may nanan-joints niya. Hinirap na siya maglakad, kilos, hindi na makakain. Kala namin lagnat lang, kaya ano, yung trangkaso lang. Tapos pala, hindi, lepto na pala yun. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, 12 ang naitalang bagong pasyente. 10 rito ay severe cases. May 3 pasyenteng nasawi kahapon. Sa kabuuang 77 na admitted leptospirosis patients, 67 ang nagdadialysis. Sapat pa ang mga kama at gamot pero malaking tulong daw ang surge capacity plan ng DOH dahil nadagdagan sila ng nurses mula sa ibang ospital. Sa San Lazaro Hospital, 13 ang dagdag na kaso at umakyat sa 90 ang bilang ng mga naka-admit dahil sa leptospirosis. Ang ospital ng Maynila, 37 leptospirosis patients na raw ang ginamot simula ng manalasa ang bagyong Karina. Naghahanda raw sila sa inaasahang pagdami ng leptospirosis patients ngayong tag-ulan. Ayon sa DOH, patient navigation and referral sa healthcare provider network ang ginagawa nila ngayon para sa leptospirosis cases. Kaya paalala nila sa mga balak pumunta sa ospital, tumawag muna sa leptospirosis hotlines para malaman kung anong ospital sa Metro Manila may bakante. Pero kung kakailanganin, remember nung panahon ng COVID, meron tayong One Hospital Command, yes. National Patient Navigation. Yan po yung ginagawa namin ngayon. Bukod sa leptospirosis, mahigpit ding binabantayan ang mga kaso ng dengue. Ayon sa DOH, mula January 1 hanggang July 27, 128,834 dengue cases ang naitala sa bansa. 33% itong mas mataas kumpara sa bilang ng mga kaso sa kaparehong panahon noong 2023. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.